Hello mga sweetheart! Welcome back ulit sa akin channel! Siguro naman nakita nyo sa thumbnail kung ano yung topic natin ngayon. Ayan, review ito. Pero kakaibang review kumpara sa mga review ng iba. Pero bago ko simulan ng lahat, eto na naman tayo. Siguraduhin mo muna nakasubscribe ka na at pindutin mo na ang bell para ma-notified ka sa mga bagong video na i-upload ko. Wala na tayong patumpik-tumpik pa dahil iinis ako sa aking sando, ano? Yung papakita yung aking bra. So, yan. Diba? Nakakaasar? O, sige na nga. Intro. Pasok. Marami na akong mga iniinom na mga nakakapayat. Mga tea, yellow tea, green tea, matcha tea, ano pa ba, apple cider vinegar, mga lemon, marami na talaga. Pero hindi ko naman sila pinagsasabay-sabay na iniinom. Katulad nung apple cider vinegar, inuubos ko muna yon. After nun, saka ko siya ginagawa ng review. Tulad nito, sa kasalukuyan, ito yung akin iniinom na nakakapayat. Walang iba kundi ito. Pero yung mga previous naman, effective naman. Kaya lang gusto ko lang talagang subukan lahat. Kaya alam nyo, sa totoo lang guys, yan ang buhay ng mga vlogger. Alam nyo yun, para kami nagiging tester. Ano ba? Brand na to, nakakaasar. Papansin. Huwag ka nga magpakita dyan, nakakaasar na. Ay, shout out kay Chang Ana. Sa kanya uli galing to. Ayun, yun na nga. Kami yung nagiging tester ng mga products, sa totoo lang. Kasama na siguro yan sa buhay ng vlogger. Ito, matagal nang nag-trending ito. Ngayon ko pa lang sinubukan dahil takot nga ako. Dahil yung mga napanood kong review nito, andun yung sumakit yung ulo nila. Sumalakit. Sumakit yung balakang nila. Halos mga ka-YouTuber ko, pinanood ko yung mga review nila. Grabing pagkauhaw, nahihilo, mga ganun yung review nila. Kaya hindi talaga agad ako nag-try nito. Licious Slimming Coffee. Yan. Pero ang sabi naman talaga nila, nakakapayat daw talaga. Kaya sinubukan ko pa din. Alam niyo naman ako, 'di ba? Sabi ko nga, hindi mo malalaman ang isang bagay kahit sa tao hindi mo makikilala kung hindi mo susubukan na samahan. Charot. Kung hindi mo susubukan o hindi mo kikilalanin. So ang isang box nito, ay ang isang lata nito ay may laman na 15 sachet na ganito. So, marami pa siya, guys. So, meron pa akong 5 pieces pa ito yung nandito. Ibig sabihin, may 10 na yung naiinom ko. Iniinom ko ito tuwing umaga, o kaya umiinom rin ako sa gabi kapag alam kong marami akong trabahong gagawin. Unahin muna natin yung sa lasa. Yung lasa niya, nakute, sobrang tabang. Noong una pa lang, napag-inom ko, hindi ako sanay. Sabi ko, ang tabang. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng cream. Cream lang, pero hindi ko siya dinadagdagan ng sugar. Kasi nga, kaya nga tayo nagda-diet eh. Kaya nga natin sinusubukan eh. Kasi para pumaya tayo. Pangalawa, ang unti ng laman. Yung isang sachet nito, yan lang. Yan. Yan lang yung laman niya. Unti lang siya. Yan. Magkano ko itong nabili? Hindi ko tanda. 250 pesos yung bili ko kasi mismong binili ko siya doon sa binilhan ko ng pure barley. Kung napanood nyo yun guys, doon ko rin to binili. At suki na ako nun ni ate kaya binigay niya sa akin ng 250 pesos lang. Hindi ko lang alam kung sa iba mas mura pero ang alam ko sa iba mas mahal to. So lahat ng review na panood ko, wala akong naramdaman ni isa sa mga sinabi nila. Pero eto na, nahihiya akong i-share sa inyo. Kaya lang hindi magiging totoo yung channel ko kung hindi ako magsasabi ng totoo. Ang napansin ko, hindi ko alam kung paano masisimulan sa totoo lang. Ang medyo napansin ko lang yung pagdumi ko uli. Kadalasan naman kasi ng pagpapayat, nababago yung pagdudumi natin. Nagiging regular yung dumi natin. So, eto na. Huwag na nga natin patagalin pa kasi alam ko may naiinis na naman. Pero, napansin ko guys, parang nagkaroon ako ng parang almoranas. Importanteng alam nyo to eh. Yun, parang nagkaroon ako ng gano'n na napapansin ko nung una, maliit lang eh. Habang tumatagal, lumalaki siya. At wala naman ako nung parang nagkakaroon siya. So, naalala ko nung binili ko ito doon, sinabi sa akin o nag-share sa akin yung pinagbibilang ko mismo nito na ano yung mga dahilan niya bakit niya inayawan to. Anong naging dahilan niya bakit hindi na siya umiinom nito? Kasi sabi niya sa akin umiinom daw siya dati noon. Pero ngayon daw hindi na. Sinabi niya sa akin na nagka-almoranas ka daw siya dito. Hindi ko na pinansin yung sinabi niya. Kaya nung siguro nakaka-7 sachet na ako, kaya sabi ko, baka dito ko nakuha. Pero hindi naman ako
ang hirap dumumi. Okay nga yung dumi ko eh. Alam kong pag tinuloy-tuloy ko, parang lalo siyang ano eh, palaki. Ramdam ko eh. Ramdam ko talaga na lumalaki siya. Kaya in-stop ko muna. Hindi muna ako uminom ngayong araw. Kaya ginawan ko agad siya ng review. Hihinto muna ako, titingnan ko kung may mababago. Pag may nabago, i-stop ko na talaga siya. Pero pagka walang nabago, iinumin ko pa rin itong natitirang limang sachet. Pero sa timbang, oo, nakakababa talaga siya ng timbang. Siguro mas mabilis lang din kasi nga gumagamit ako ng rain suit at sauna suit. Babalik ako sa inyo after 5 days. So good evening guys! At eto po uli ako ngayon, nagbabalik na naman. Dahil ito na po yung update sa paghinto ko sa pag-inom nitong Licious Slimming Coffee. Ayan. Kung ano na bang nangyari. Last na inom ko noong March 2020, 2019. And today is April 8, 2019 na. At talagang hindi na uli ako nagpagkainom-inom nito. So, ang ginawa ko na lang dun sa laman, nilagay ko na lang sa kaning baboy, guys. Kasi ayoko din naman ipamigay. Dahil gala lang ako para kasing hindi siya safe. Ano bang magandang term sa Almoranas? Yes nga natin. Ano bang English dun? Pangat kasi, Almorana. Medyo hanap tayo ng medyo social. Ah! Pala yung English dun, hemorrhoids. Hemorrhoids. Yung English. English sa Almoranas. Yun, nawala na siya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin dahil sobrang ikli lang. Yun, nawala na siya. Yun lang. And thank you for watching. Parang ganun yung mangyayari. Hindi ko alam kung anong idadagtag kong chika. Kasi sobrang ikli ng video na to. Pero okay lang naman sa akin. Kahit hindi ganun kahaba, hindi tayo nakaabot dun sa 7 minutes, okay lang. Ang importante sa akin, ma-share ko sa inyo kung ano yung nangyari or effective ba itong pag-inom ko nitong Licious Slimming Coffee. Actually, matagal na to eh. Taon na to eh. Ibang binago lang nila yung packaging. Hindi ko lang alam kung alo ito yung pinakabagong packaging. Kasi yung mga napanood ko, talagang 2 years ago na, 1 year ago na. Kumbaga, i-share ko lang din sa inyo yung experience ko sa pag-inom nito. Masasabi ko na hindi siya effective sa akin. Wala, as in, hindi naman ako ramdam ng kagaya ng iba na nanahihilo, kagaya na nabanggit ko dun sa unang video ko. Nagsusuka, sobrang nauuhaw. Maliban lang talaga doon sa pagdumi na nagkaroon talaga ako ng hemorrhoids. Ay, may English, ganon. Yung Almoranas nga, ganyan. Hininto ko siya as inawala talaga. Hindi ko na lang siya ininom at hindi ko rin siya ipinamigay. Isinama ko siya sa kaning baboy. Nakakatawa man, pero hindi ko na-check yung baboy kung nag-almoranas siya or pumayat ba siya. Tanungin ko yung baboy, te. Nanginayin din naman kasi ako itapon. Kaya yun, inalaho ko na lang doon sa kaning baboy. Na importante issues, na-share ko sa inyo kasi baka mamaya plano nyo bumili. At least, alam nyo po yung pwede nyo maramdaman dito bukod doon sa mga na-experience ng iba. So, yun lang guys and thank you for watching at sana po ay manatili kayo nakasubscribe sa aking channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please mag-subscribe ka na. God bless you all guys and good night! Bye!